yung buruk itu dimakan biawa. Kadang cantik, kadang imut, kadang biawa. Uy, grabe kayo ha. Hop! Saan punta niya? Sana maglo-loan kami. Maglo-loan niya, maglo-loan. Good morning mga papa. For the day's vlog is gagawa tayo ng review dito sa exciting 300i. Pinahiram sa atin to ni Boss Ivan. So yun ito. Hindi naman tayo expert sa motor eh. Iwan lang tayo ng technical na review kung ano yung pakaramdam natin pag ginagamit natin. Basta ano yung experience natin, ikwento natin kung ano yung experience natin sa motor na to. So bali ganito siya. Pag start mo, ito, kita nyo to. Yan, di ba sa mga normal na motor kailangan ma-off muna yan bago tayo mag-start. Dito, iba. I-start mo muna siya. Pag-start mo yon, nawala na. So, yun. Tara, let's go. Yohoy! So yun mga papa, gawa nga tayo ng ano rito, ng technical review lang para dito sa X-Town 300. Di naman tayo expert sa motor, di natin alam yung mga terms, yung mga ano, pero try natin i-explain yung ano, yung hanggat kaya natin i-explain based lang din sa paggamit natin. So bali itong exciting tuloy X-Town 300 eh. Ito pala yung pinakamataas na nagamit kong motor. Ito yung pinakamataas na displacement na nagamit ko. So masasabi ko naman na ang yung pagkakaiba pala nito ng gantong motor, yung mga 300cc kesa dun sa mga 155, is yung ganito, yung hindi ako nagagas, pero tignan nyo yung speed ko, ang tagal bumaba ng speed. Minsan hindi ako nagagas, parang umarangkada ako, hindi na ako nagagas. Yung speed ko maabot na ang 70, hindi kagaya dun sa, diba, sa mga 155, basta bumitawan ng silenyador automatic bumababa yung speed eh. Ito hindi ganoon kabilis mo ba yung speed. Ganito pala yung ano, yung difference ng 300cc na motor kaysa sa 155. Hindi siya magalaw, malapad kasi yung gulong nito eh. Tsaka hindi ka ano, tawag dito. Hindi ka masyado mapapagpag ng hangin eh. Ang lapad kasi na ito, sobrang lapad na itong ano na to, itong X-Town na to. Ang itsura na ito guys ay ano, hawig siya na ano, para siyang machong Aerox ang datingan niya. Aerox siya na malapad. Tapos shock niya medyo kasi parang kagabi ginamit ko na to eh, kinuha ko to sa indang eh, nadaan ko na sa mga lubak. Medyo ano, matagtag siya ng konti yung shock sa likod. Ramdam mo eh na parang nakakalog-kalog ka eh. Medyo pero ano na naman, tolerable naman. Tapos ano pa ba, itong yan, itong ano pala, bali ito yung windshield niya nasa harapan.
Hindi mo bro na yung helmet mo, tinataas mo yung visor mo. Kasi sa height ko na ganito, sa sitting position ko, shoot lahat sa mukha ko yung hangin galing dyan sa windshield na yan. Kaya kung ikaw ay mahilig ka magtaas-taas ng visor mo, tapos ganito gamit mo, malulunod ka sa hangin. Apa, medyo mataas yung motor na to kasi ako 5'7", pero grabing tingkayat ako dito. Kasi so parang tingin ko ang lapad ng upuan, ang taas masyado ng upuan niya, kaya buka kang buka kaka na. Pero mataas talaga yung upuan. Kaya kung ikaw ay maliit-liit, hindi mo abot to. Ako 5'7", no, pero lalo talagang tingkayat na ako. Bali ngayon pala, ito nga pinadala sa atin ni Boss Ivan para papalitan ng pipe. Kasi sobrang tahimik niya eh. Yun, dadali natin nga pala to sa ano, sa 01 Moto. Bibili lang tayo ng ano, slip-on lang na pipe na B-Lane. Kasi sobrang tahimik nga nitong motor. Gusto ni Sir Ivan na medyo marinig ka sa kalsada. Maganda rin naman talaga na naririnig ka sa kalsada. Kaya bibilihan tayo ng ano, ng slip-on lang. Tapos tanong na rin natin doon kung magkano magpa-pull exhaust. Kasi parang maganda rin na pull exhaust, talaga maingay. Kaso baka sumobra ingay naman. Bali, yun ang pupuntahan natin ngayong araw. Yun ang ano natin, ang target nating location. Sana hindi umulan. Sabay, malapit lang naman yung ano, 01 Moto, para niya akin lang eh. So, 30 minutes lang, doon na tayo. So, yun guys, bago fuel consumption naman daw na ito, it's napakatipid daw na ito, sabi ni Boss Ivan, dahil nagamit namin ito, nagpatanggas kami, kumukonsumo lang daw ito na ano, halos 30 kilometers per liter. Kaya sa para sa isang 300cc na motor, tipid daw talaga to. Tapos mabilis siya guys, yung 100 saglit mo lang kukunin eh. Ang bilis na makita ng speed niya. Kaya kung gusto niyo yung hanap niyo rin niya yung speed, goods na to. Pero syempre nga naman, kung ikaw pero wala na alay kasi na diferensya na ito sa presyo eh. Presyo niya ito sa exciting eh. Ito ata nasa 200 plus. Ang exciting is 300 plus ba 370 340, hindi ko matandaan eh, check ko na lang mamaya. Okay, ang diferensya ng presyo. Pero kung ikaw na hindi ka naman mag expressway, nandito ka na. Ito na, mura na to kumpara mo sa ibang brand na ano, mas na kilalang brand na ano. Kapresyo yung 300cc nila is kapresyo na ng ano, exciting. Delikado yun. Tsaka hindi siya ano, mga papa, hindi siya mabibrate. Hindi kagaya nung yung NMAX ko pagka ano yun, talagang simula binili ko yun, nung pisa pa lang, yun sabi nila, ya, medyo issue na raw na NMAX yun na hindi ko alam yung term eh. Basta yung pag nag-start ka, bago start mo, tapos under ka, ma-under ka, mukha ka bago under mo lang, ang lakas ng vibrate. Tapos pagka tumagal ka na, minit na siguro yung motor, doon nakawala na yung vibrate. Pero ito wala eh. So yun, mabalik tayo. Naiiya tayo magsalita talaga pagka madaming tao. Yun, hindi siya masyado manginig. Wala siyang vibrate, promise. Tapos yung upuan niya, putan, ang sarap ng upuan, ang komportable. Parang kahit na ilang oras ka umiya, hindi ka mangangawit. Yun lang, nahirapan lang ako ngayon, singit-singit kasi nalalaparan ako.
Naginibago pa ako. Okay, makasabit tayo. Dito pa naman guys, sa lugar na to, kailangan mo magaling ka sumingit dito. Hindi ka maroon sumingit, wala. Sa may Sapote. Hindi ka marunong sumingit-singit dito, yari ka na. Ay, ang hirap pa na maisingit na ito, naninibago pa ako. Ngayon lang naman yung ganito eh, pagka nasanay ka na dalhin to, wala, madali na to isingit. Kaya naman to sa ano, traffic na isingit-singit. Natatakot lang ako isingit kasi nga, hindi masakin to. Mamaya makasabit tayo. Saka di pa natin gamay. Pero lagi mo ito gagamitin araw-araw, kayang-kaya isingit. So yun, malapit na tayo mga papa. Naligaw tayo dun sa ano, kanina. Mahirap talaga pag wala ka ring mapa, tsaka wala ka cellphone holder. Bali, pag kanan dyan, dire-diretso na lang to. Service road. So yun, sana naman wala masyadong nagpapagawa doon, para nakikita ko sa Facebook ang dami ano eh, laging dami nagpapagawa rito sa shop nila eh, sikat na sikat kasi. So sana wala masyado, para kasi may isa pa tayong lakad. May isa pa tayong lalakarin after natin dito. Magpapakabit naman tayo ng ano, ng GB back, ah GB back na, ng top box. Magpapakabit naman tayo ng top box sa may ano, sa may silang. Doon kasi nakausap ko na ano eh, tapos mamaya explain ko sa inyo yung ano, bracket na itong X-Town.
So yun mga papa, bali yung napili natin na canister is yung B-Lane GP1. Slip-on lang siya, hindi tayo nagpa full system. Bali total lahat ng ginastos natin is 13,600. Lahat-lahat na yun kasama na yung labor. Ang cantik, anong ibon, anong ibon, anong ibon, anong ibon.